nung high loss, mm-hmm. eh parang pang-counter doon sa early game. Mm-hmm. Yes, well, nag-agree ako sa iyo doon. And pwede rin kasi, well, given na medyo yung in terms of mobility din kasi, ang bilis din kasi na mag-move since mayroon nga yung heel nung Rafaela. So pwedeng ilagay ni Chakno yung highway niya para mas maging mag-move forward. And kung papansinin mo, ano ba ang lockdown or rather crowd control dito sa mga heroes ng Blacklist International? The knockout strike dito ng isang Pakito, and from there, wala na. Wala na. Yeah, walang panghuli ang Blacklist. Yun yung kanilang problema. And execration, ang problema nila ay kailangan tapusin agad yung laro. Pero kasi, pero may damage din kasi sila. Exactly. Pero kasi, para dito sa side ng Blacklist International, hindi naman nila directly kailangan ng mga CC. Ang kailangan lang nila is, number one, masustain nila yung team fight. Number two, eh, hindi ma-lockdown agad-agad dito yung kanilang Aldous. Here we go. This is the final game of MPL Season 7. Agents, mag-ingay sa inyong mga bahay. And Lupon, mag-ingay. Here we go. MPL Season 7 is under regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Gera kagad si Chakno. Ayun nga, uruf. Ganun no nga. Punishment. Talaga. Ito lang ang kailangan gawin talaga ni Chakno. Eh, medyo bigyan ng, sabihin na natin dilemma dito si Wise into getting his jungle. Pero, oh my Venus and Esson, unlimited ang kanilang mga heal dito para sa Aldous na to. Kaya nga eh. So, the ultimate healing galing technique ay makikita natin muli sa Blacklist. Meanwhile, execration styles clash talaga, Rube. Magpo-farm din ng exe dito. And kung iisipin mo, lumaban din sila sa healing galing. Bakit? Meron silang Angela. And look at this. Hindi tinatantanan ni Chakno si Wise. Mm-hmm. Ginagamit lang yung Ring of Punishment. Yun pala yun, yung second skill. Para lang pwedeng manakaw dito yung mga orange. At ayan, gera ka agad! Sabayan na! Nakabalan ka agad! Sabi dito ni Chak. Nakakatsa niya yung dalawang teams dito. Pero orange pa rin na may pupunta kay Wise. No ultimates whatsoever for both of the teams. Pero yun yung suntok ni Edward. Sumusuntok din naman si Edward. At Kiel BJ is here. Level 4. First Blood will go to the side of Blacklist. Pero nandun si Kiel. Walang pangtalon si Kiel this time. But look at this. Edward making the plays. Left jab, right jab. Blacklist will take the first blood. Wow, ang init kagad ng mga members dito ng bawat kupunan. Si Kelra at si Oheb lang yung naiwan sa mga respective lanes nila. Why still securing his orange buff? Pero ito kasi ang kailangan lang talagang gawin ni Chakno. Bitin pa yung damage ni KelVJ. That's one of the reason bakit hindi niya na-burst down agad dito si Oh My V. Pero mapapansin mo rito, Manjin, execution, medyo aggressive at sumasabay silang ngayon sa early game ng Blacklist. Sabi ng Excel, laban kagad, hindi pwede papuntahin sa late game. Tempest of Blades mula kay KLBJ, pero yun Chase Fate mula kay Wise, pero pump fake lang syempre sa Aldous habang si Edward nandun na din. Execration and Blacklist International gathering towards the mid lane, protecting each other. At ngayon, it's time for the turtle dance. Ito na nga, sino ang makakakuha nito? Medyo hindi magiging libre to for Blacklist International. Hindi secured yung 10 stacks na pwedeng mapunta. Or pwede nga dahil nagpa-purple bump pa si KLBJ. Okay. Execration are willing to give that first turtle. Binigay na naman pang ilang games na natin nakikita na binibigay ng execration ang turtle sa Blacklist International. Man, who would have thought na makikita natin muli ang Aldous sa season na to, kaibigang Rob? At mind you, yung pinakahuling laban pa natin dito sa season 7. Oh my God. Kelra, nakakapag-farm din siya ngayon. Level 5 against level 5 in the bottom side. Kung iisipin mo si Kelra, isa din talaga sa mga malupit na X-Factor na if ever ma-shutdown si Kiel, siya yung nagsistep up. Siya yung nagiging carry player. This time may onting delay kay KelVJ, pero si Kelra, napakaganda ng farm sa bot. Siya ang laging nauuna. Agree ako sa'yo. Against kay Oheb dito sa pag-spam ng wave. Yes, and looking at the map, eh medyo kumpleto yata dito ang execution sa may bottom lane. Tawan laban, nakita mo yung pag-block ni Chakno gamit yung Gore's Pathway. Super slow para sa Blacklist, pero yun yung chase. Straight sa back, one punch para kay KLVJ at mukhang tuloy-tuloy pa rin. Butterfly movements mula kay Kelra dito. Super healing galing mula kay Edo Max. Labanan ng heals, pero sinasapak yung baka, yung kabayo. Masyadong makunat yung kabayo. Sinasapak pa rin ni Wise dito. Wise! Pinapatumba yung onting immunity ay hindi siya mabubuhay ngayon. Kelra and of course, Edo Max attacking Blacklist, pero it encounter goes
doon ang Zaman Force. Kiara, siya yung namula this time. Naka-solo kill si Edward sa top. And Oheb will take the counter kill as well. 3-3 para dito sa ating scoreline. Kiel BJ, may kasama pang pop. Sobrang dami na nangyari, Don Manjin. Pero simulan muna natin, Don, with Wise. Kaya na-pick off siya doon sa may top lane. Bakit hindi na-out-sustain dito ni Oh My Venus sa mga members ng Execration? Regardless na mas mataas yung healing capability niya compared to the Angela. Yung Revitalize, yung Batis na yon, yung kulay green na Batis. Buhay na buhay to ng mga members ng Execration at free hit si Kelra with those Chaos Bolts. Tignan natin, pare. Kanina wala masyado nangyayaring action. Ngayon talagang sapakong sapak ang dalawang teams. Laban lang, sabi dito ni Wise, as Renjo will just dash out. Execution contesting the turtle, but they will fail. Okay, Rob Luna, what's gonna happen next? Dahil ngayon may DP, may chase fade kay Kelra dito. Kelra nakakapag-farm pa rin. Tama ka, nakakatakot si Kelra dito pag nabuhay. Pero actually, mas natatakot ako sa stacks ng Aldous. Yes, we all know that an Aldous, pagka umabot talaga sa late game, sasakit talaga yung damage. But for Execration, they just have to play it. Kailangan nilang microhen ng maigi dito yung Aldous to the point. Nagawa nila yun kanina. Yes, napatay doon si KelBJ. Pero hindi pa naman enough kasi yung mga items dito ng Execration. Pero pag umabot tayo doon sa point na si Chaknu, eh kasi tigas na ng bakal, baka kaya niya na rin hawakan mismo yung damage na pwedeng ibato ng to ng Aldous. Totoo ka dyan, Kelra. Naku, nabuhay pa siya dito. Ito na yung Angeline combo na yung na KelBJ. Pero may pag-counter go, nagpa-ilaw. This time si Venus lumipad ng malayo si Kel. Both of the teams respecting each other. Tama ka, Rob. Baka umabot tayo sa point na maging bakal na kabayo na itong si Chaknu at ang kihin lahat ng damage output ni Wise. In the back na meron pa silang Angela, kaya nila mag-kite. Pero tignan mo, grabe. Wow, what a perfect itemization coming from Oh My V. Diretso agad siya sa Athena Shield. Alam niya na ang posible lang na tumulaw sa kanya dito at this point is Kelra. Okay, protection mula kay Venus once again. And what time is it? It's Ube time. Time. Blacklist International nagtatabi-tabi na. Execration. Ilang beses na ulit, uulit-ulitin ko. They've been through this time and time again. They have the Ling, they have the Lunox. May damage output sila this time. Pero kasi, yung Aldous nakalusot eh. And hindi makagalaw ngayon ang X. 7 minutes in, they're trying to make plays. Pero sila yung nagre-react. Tsaka kung sa side ng Blacklist. Papansinin mo rin kasi yung chase fate ni Wise, hindi lang talaga siya pang habol or pang lasit. Ginagamit din nila itong mana-mounting shocker ng YSS. Pang scout. So alam na alam nila kung nasa ng mga members dito ng EXE. Totoo ka dyan. Every time na nagko-cooldown, tas may times na finifake pa nila. EXE na pi-pressure na ngayon on this turtle take. Dahil may potential na chase ang Blacklist. Here we go, Edward. Tinamaan ngayon ang puppets on the string. Yun yung super stun. Pero nandito na naman si Nawai. Sinasapak ngayon si Chaknu. Pero yun yung pailaw sa ilalim ng puting ilaw. Sabi dito ni Venus, pero makakamatay si The King. Yun yung Angeline. Pero inaabot siya. Going clap, clap, clap. Takedown para dito kay Wise. Killing spree na din kay Venus. Tatlo ang wala sa Execration. Oh wow, yung chase fate na yon kay KelBJ, hindi siya umabot dun sa kapilang pader Manchin na dulas doon yung ating Ling. And so far with a 2,000 lead for Blacklist. And this instant replay is brought to you by OOA94. Tara, ating balikan dito kung paano nangyari yung laban. Hindi na sustain dito ni Chaknu yung damage na binabato ng Blacklist dahil kahit na meron sila na revitalize. Ngayon, habol ngayon dito. Look at the chase fate ni Wise. Nalaglag yung Ling Manjin. Grabe, natapilok dun sa ere. Hindi siya nakatapak kasi inaabot siya ng spaceship eh. Yung namamagang kikiam. Ayan yun, ayan na naman! Bang! Tsapak! Pero lumubog, pero nandito of course, yung Angela protection. Nandito rin yung protection ni Chaknu. Zaman Force, tuloy-tuloy pa rin ang laban dito. Mega kill na pala si OF. Habang lumalaban na lang si Kiel, tumusok si Kiel, tumakbo si Kiel. Gamit yung Angela, pero naku po, yung kabayo na iwan. Tumakbo na lang, hinayaan na lang nila kasi makunat nga naman ang kabayo na yan.
man, 4 to 7. It's still blacklist. Again, every time na nag-cooldown yung Chase Fleet, hindi na nila tinitigilan si KLVJ. Hindi talaga nila titigilan si KLVJ. Pero nagkakaroon dito ng sagot ang execration through Renzo. So pagka pumunta sa kapilang part ng mapa rito yung Aldous, two-on-one situation. Men, kakapanggit mo lang through Renzo. Pero that was 2-on-1. Yes, siguro si Renzo nga dito pwede maging X-Factor sa XM. Magiging problema. Pero look at the outplay na ginawa ni Edward. Na pick off nila yung Angela. Oh no, lamang na lamang this time ang Blacklist International. Here comes the Moonlight Immersion. Yun na naman yung sapak ni Wise dito. Nagpailaw na naman si Venus. Si KLVJ tumatak po. Yung Revitalize ay iniwan na dito. Chase Fate Black for Blacklist. And this time, Edward, with the outplays na nagagawa niya, pare. Basag na rin yung Tori doon sa top lane. Online na yung mga heroes ng Blacklist. Unti-unting nauubos ang vision dito ng execration. It's unfortunate na na-pick off doon si Etomax sa may top lane given na wala pa rin siyang ultimate. Pero Kelra, nakapag-provide na siya rin, bumili na siya rito ng necklace of Durance. Kahit papaano, maninigate na nila dito ang mga regeneration coming from Blacklist. Pero sabi mo nga kanina man, Jane, going into late game, Alto sobrang nakakatakot. Oh no, hinihiling ng exe ang mga 15-minute games. Chase Inapol na naman siya ng malaking kikiam! Wise! Oh. Sabog ang mukha na naman ni Renzo. Bitin ang mga dashes ng Benedetta para makatakas doon sa Chase Fate. Fate, ika nga destiny talaga na mapatumba siya doon, Manjin. Pero eto na, we are already heading in to the point na pwede nang mag-lord ang Blacklist. Hindi na nga nila hihintayin yung 12-minute mark. Oh, wala silang pake kahit hindi pa yan luminous. Ang mahalaga, hindi makapag-farm dito ang execution. Hindi nakaka-farm ang exe dahil tuloy-tuloy ang pagiging aggressive ng Blacklist. Nawalan na ngayon ng space ang exe to take the jungle. Nagkaroon ng konting breather dito. An engage to Ohep. Here we go. Sabi ni KLVJ, ito na ba yun? Pero nagtabi-tabi na ang Blacklist International. Ultimate one experience is real. Sa back, matododge dito ni Edomax. Pero 20 seconds out si KLVJ. Tuloy pa rin ang Zaman Force. Ayan na nga yung mga left jab, right jab, uppercut. Mula dito kay Edward. Pasag this time yung mid second tower. Meanwhile, may counter go in the final blow. Pero naku po, yung plays, yung healing galing technique ng Blacklist International. Blacklist is in your area, ladies and gentlemen. Unti-unting inuubos ang pag-asa ng execution sa laban na to. Wow, this might be a reverse sweep for Blacklist International. Nakukuha ngayon ni Wise dito yung mga items na kailangan niya to be able to sustain the damage na pwedeng ibato dito ng execution. And for Edward, siya yung parang nagiging problema ng exe. Kasi pagka nag-push forward ang mga members ng exe, parang kinukulo-kulo niya sa teamfight. Pinapaangat-angat niya. She's a knockout strike. Yeah, man. Lahat dito ng ginagawa ng exe, hindi sila makahanap ng butas. Hingal na sila. Wise Finake pa nga yung kanyang Chase Fate. Chase Fake. Chase Fake. 33 seconds down para kay Renzo. And ngayon, may libre pang orange buff. Sabay, my lord. Kaya nilang kunin ang sabay. Why not? 38k to 33k. Aldous sa Grand Finals, pare. Si Wise dito, si may sinabi pa siya na gusto niyang talunin ang execution dahil nga gusto niya maging king this time. Dahil nga syempre meron silang queen. Blacklist International, unti-unti nang nakakapunta para sa kampiyonato, Rob Luna. Yes, with this 7,000 lead, medyo lumilinaw na nga ang resulta dito, Manjin. Pero hindi pa rin naman totally out dito ang execution. They have this capability to do split pushes. Pero kahit pa paano naninigate kasi yun ni Wise. Dahil doon sa Chase Fate, pwede nilang habulin ng habulin dito yung mga members ng exe kung pipiliin man nila na sumegue. Rob Luna, paano ngayon mananalo ang execration? Paano makakabalik sa ganitong sitwasyon ng execration? Nakita natin sila lagi nakapag-extended yung fight. Malakas sila. Pero ito na ba yon? Ito na ba yung mag-break ng curse? Nabasa na ba ang code? Renzo right now, pulado. Here comes the Lord marching towards the mid. Blacklist International. Ladies and gentlemen, lima pa rin ang buhay dito sa side ng execution. Let's see kung tatapusin na to. Here we go, Moonlight Immersion. Kinamin na rin yung Tempest of Blades. Pero yung base, inaatake pa rin. Buhay pa rin yung Lord dito. Ito Max, pamamagamit ang kanyang ultimate habang nagbabak na ang side ng Blacklist International. Kaya
Sa senaryo na to, pero bago ang lahat, this instant replay is brought to you by Oppo A94. Ating himayin kung paano ba na-savage ng Lunox ang members dito ng Blacklist International. Ang ganda rin ng pag-clear dito ng mga members ng Execration doon sa mga minion. Hindi pa na pick off doon si Jack Nu. Pero at this point, wala na. Cooldown na halos lahat ng mga skills dito ng Blacklist International at iisa-isa sila ng mga Chaos Bolt dito ni Kelra. Even Wise and Edward, gusto lang sapakin yung base, pero bitin pa rin. Kelra, nasa kamay niya ngayon ang puso at ang paghinga ng buong lupon ng Execration. Pero buhay na ang mga agents, buhay na ang Blacklist. Magkakaroon tayo ng round 2 muli. Kaibigang Rob Luna. Mukhang gano'n na nga yung mangyayari. Chase Fate papunta rito kay Kel VJ or just to provide vision para alam nila kung saan-saan nakapwesto dito ang mga members ng Execration. 50 seconds, Manjin, bago lumabas ang susunod na Lord. Sanay ang Execration sa mga ganitong scenario, yung pinapatagal. Pero ngayon ba, kaya nilang ulitin na manalo sa ganon? Sabi ng Execration, huwag na natin dalhin sa base. Edward, bago pa siya ng play-in na naman. Blacklist International and Exe. Nag-aambahan Edward dito sa kanyang mga fadeaway movements. Popping the champ stance. 9-14, Blacklist International. Disiplina lang muna para sa dalawang squad. Hindi kailangan i-force to ng Blacklist. Nasa kanila ang bola, Manjin. 10 seconds in, kailangan lang nilang hintayin yung Lord. They would want to fight this one into a safe space. Kailangan nilang kunin lang yung Lord. Kung magko-contest ang Execration, then probably they could find an opening to go or to attack the members dito ng Execration. Pero ngayon, medyo sino-zone out lang muna ng mga members ng Blacklist ang Execration, at sisimulan na ngayon nila ang Lord. The zone is real. Babalik pa tayo muli sa one-hour game. Can Execration pull off a miracle play? Lamang na lamang ang Blacklist International ever since the game started. Wise and company starting out the Lord. Pressure din ng Execration ngayon sa pagdepensa, kaibigang Rob. Half HP ngayon ng Lord Banjin. Mukhang susubukan talaga to ng Blacklist, pero... Okay, si Chakno may target ngayon. Napakakunat na baka na to. Pero tuloy-tuloy lang. Wala na si Kelra! Kelra is down! Kelra is down! Oh my glove! Or maybe, oh my V! Kel VJ running away as well. Tabi-tabi na ang Blacklist. 40 seconds down on Kelra. Ayata sila maglo-Lord Magic. Ayaw na nila. Tatapusin na natin. Let's end this. Like legit. Sabi ngayon ni Venus, wala na rin si Ito Max. 50 seconds. Downtown punches mula dito kay Wise and Blacklist International. Ito na ang pailaw muli ng Estes ni Venus, Kel VJ. Wala nang magagawa pa ang Exe. Here we go. Ang panibagong kampyon ng MPL. Breaking codes. Blacklist International! That winning moment is brought to you by Oppo A94. Pangatlong beses ng VY Tandem sa Grand Finals and